Magandang araw po, ma'am, sir, ate, kuya, nanay, tatay. Guys, ito nakita ko lang sa bodega to. Automatic voltage regulator. Ito ang purpose nito. Siya yung nagme-maintain ng 220 volts o 230. Ito ang kailangan nyo para hindi sumakit ang ulo nyo dun sa ano, babataas ang kuryente. Ibig sabihin, nagluloko yung kuryente yung supply nyo. Sa probinsya, madalas mangyari yan eh. Nagluloko yung supply ng kuryente nila. Ang madalas masira, pag nagluloko yung kuryente, bumaba supply, ang unang nasisira, aircon, ref, tsaka freezer, at tsaka yung computer. Yun, nasisira. Kasi nga, bumaba yung supply ng kuryente. O di kaya, biglang tumaas. Yun. Ito ang kailangan nyo. Automatic voltage regulator. Ito kasi, ito ha, tuturo ko sa inyo ha. Likod. Yan ang likod nyan. In, out. Ito, kaya nito mag-absorb ng 250 volts. Kaya niyang i-absorb. Pero, ang ilalabas niya, 220 or 230. Kasi ganito guys ha. Ito ang trabaho nito, mag-maintain ng kuryente. Yan. Kasi ito, dito papasok yung supply. Halimbawa, Meralco. Dito may tatap in. Yan. Ito ano, kahit ano-ano, bumaba, tumaas ang kuryente, ang ilalabas niya pa rin, 220 o 230 volts. Kasi ang kaya itong tanggapin, 250 volts. Yan. Kaya hindi siya masisira. Bawa, nagluka yung kuryente niya sa probinsya, bumaba yung supply ng kuryente, naging 200 volts. Di makakasira na ng mga gamit yun. Ito, itong machine na to, ang ilalabas niya pa rin, 220. Yan. Yan. Tapos, edi ka, biglang tumaas ang kuryente. Delikado naman sa mga gamit yun, biglang tumaas yung kuryente. Siya, ang ilalabas niya pa rin, 220 volts. I-maintain niya yung ano, yung kuryente pumapasok sa kanya at saka yung lumalabas sa kanya. Ayan ha. Ito ha. Ito. Ang paggamit nito, kasi may ano to, may instruction to pag binili nyo to sa ano, sa mga electronics, yung malaking supply ng electronics. Yan. Doon yung mabibili yan. Yan. Kasi ito, nangangailangan pa rin ng kuryente to. Yan. Yan ang yan. On, off. Ito, papakita ko yung drawing ko, ha? Yan, ito yung drawing ko. Ito yung machine. Automatic voltage regulator. Siya, nangangailangan pa rin siya ng kuryente. Ito. Sasaksak nyo pa rin siya. Sasaksakan nyo sa bahay. Yan. Tapos, ang ilalabas niya, 220 volts. Ayan, papunta sa aircon. Ito, pwede nyo gamitin to kung gusto nyo, 24 hours. Pwede yan. Nasa inyo, kung gusto siyang gamitin na magdamag, pwede nyo rin siyang patayin pagtapos nyo nang gamitin to. Ayan. Pwede siyang magdamag. O, pwede naman siyang, ano, kung tapos nyo gamitin to, pwede nyo siyang i-off. Ayan. Nakita nyo na? Outlet sa bahay, nangangailangan pa rin siya ng kuryente, tapos lalabas siya dito. Ganon ang trabaho niyan. Pag nagluloko yung kuryente nyo, ito labawa, bumaba yung supply dito ng kuryente dito. Siyempre, bababa rin yung pasok niyan dito. Kahit bumaba yung pasok niyan dito, ilalabas niya pa rin yan, 220 volts. Ayan. Para gumana to. Yan ang trabaho ng automatic voltage regulator. Ayan. Balik tayo dun sa machine. Etong ano niyan, on-off. Kaya pag nagluloko yung kuryente niyo sa probinsya niyo, ito ang kailangan niyo. Automatic voltage regulator. Ayan. Kasi ito, ang yun nga sinasabi ko sa inyo, ang kaya niya i-absorb 250 volts. Pero ang ilalabas niya pa rin, 220. Pag bumaba yung kuryente ng supply sa inyo,
ang ilalabas pa rin ito, 220 volts yan. Pag tumaas naman ng sobrang taas ng kuryente dun sa inyo, ang ilalabas niya pa rin, 220 volts. Yan, yan ang trabaho niyan. Yan o. Makita niyo dito. Yan, o. Kasi bago niyo naman bilhin yan, eh, bago ibigay sa inyo yan, meron itong extraction. Yan. Kasi ito, iba-iba kasing model eh. Itong model ito, pag ganyan. Eh. Dito yung in, bawa, Miralco, dito isasaksak yung galing sa Miralco. Tapos ito naman yung lalabasan niya, 220. Bumaba, o tumaas yung supply ng kuryente, magloko, ang ilalabas niya pa rin, 220 volts. Ayan. Sa mga probinsya, madalas yun eh, bumababa, tumataas yung kuryente. Lalo na yun sa mga lilib na lugar, hindi masyadong maayos yung supply ng kuryente. Ito ang kailangan nyo. Okay pa naman ito eh, kasi gumagana ito eh. Na-repair na ito. Yan. Yan ang kailangan sa probinsya. Para mag-normal yung kuryente nyo sa bahay. Yan. Binigyan ko lang kayo ng tip. Magandang araw po sa inyo lahat.